Hello guys, welcome na naman sa isang unboxing. Sabi ko, kailangan ko pa na isang CP. So ito na medyo mas small to, no? Mas small siya ng 1K, mga 1K itaan. Balit yung nakaraan is 1.8 na Redmi 5A. Ito is Redmi 6 naman daw to. Pero sa ibang seller to. Tapos ito 3GB, 32GB to. At sana digit ulit na sa ano, na Redmi 6. Kasi sa ibang seller to, no, medyo nag-aalangan ako. So okay na pa rin naman yung packaging niya. So meron nga alay siya dito ng konting ano, tapyas. Kaya na medyo magaan siya. So kaya mas maliit siya sa cash compared dun sa una. Pero sana nandito pa yung laman. Nandito talaga yung self-man laman. Tapos sana digit pa rin. So papakita. Ayan, nabili ko is 2637. Kasama na yung shipping yan. Bali 26, ano lang ito na? 26. 2599. Tapos pang shipping is 38 pesos. So used na naman to. So tignan natin kung nakachamba. Sana maganda ulit yung ano natin. Sana walang problema. Kasi ito na nakaraan yung Redmi 5A is okay naman, ilang may isang linggo na okay naman, walang issue, maganda, matagal malobat. Sana ito is okay din. So bubuksan ko na. So dahil second na natin, hindi ko na man expect na nasa original box pa siya. Pero maganda yung pagkakapackage niya, no? Parang safe. Parang safe na safe na rin. So, ayan na siya. Yun. Ayan. So, may charger. Yung nakaraan nakuha natin black. Ito yung nakuha naman natin white. So, may charger. Ang nakalagay doon sa description yung complete, no? May jelly case. Jelly case na rin, no? So, tingnan natin. Maganda. Balit na balit ng bubble wrap. Ayun na, unit na nga lang din. So parang katalis, katulad din ng ano yung style niya, no? Okay. So binigay sa akin, brand new na yung jelly case, no? Tapos parang yun, may tempered glass na rin siya. Aba, okay ah. Parang ano, brand new na rin. Sa ganda bumili ng ano, second hand na. Ganda ng pagkakaano. Tanggal natin yung jelly case niya muna. Kunti na natin kung anong, kung karoon muna. Parang wala yata ang color, ano, no, random yata yung color nito, no. So, kukompare ko lang dito sa nakuha, yung sa nakaraan natin, sa Redmi 5A. So, mas malaki lang to ng konti, pero mas mahal naman to ng mga 800 pesos. So, halos pare sila, no. So, mas malaki lang siya ng konti, no. So, light malaki siya ng konti. Pero yung design, halos pare, parang pinalaki lang ng konti, no. So, Redmi 5A to Redmi 6. Pero ito, yung Redmi 5 nga pa, hindi ko yata nabanggit na karan, is wala siyang fingerprint. Ito, meron na siyang fingerprint. Meron na siyang fingerprint na scanner, tapos ito yung sa headphone jack. Tapos tingnan nga natin yung SIM. Kung walang panundot o SIM ejector tool, ito na lang gamitin. So, titignan lang natin yung SIM card niya, no, kung ano siya. Hindi ko sure kung ano to. Tingnan lang, yun. So, ingat lang kayo pag gumagamit kayo nito, no. Medyo mas manipis siya, no? Bumaon, magkamali ng ano, pwede magkaroon ng damage. So ito is hybrid din siya, no? Rest lang pala sila. Anyway, mas maganda siya yung nasa likod din yung ano niya, yung ano. Pero ito ang laki ng ano nito, no? Isa pa ibang laki ng size peak niya. Ito mas okay naman yung design niya. Tapos wala na siyang ano dito. Tapos parang wala na siyang kapas. Hindi ka tuloy dito. Nandito yung ano niya, pindutan niya. Ayan na, ayan. Anyway, buksan na natin. Sana hindi siya lobat. Ayan, mukhang legit naman siya. Si logo Redmi na agad. So okay din yung ano niya, no. Okay yung case niya. Parang mas maganda yung case nito na kasi dito sa ano, oh, ano, mas maganda. So maganda yung case nito, may parang ano dito sa open. So pares lang naman silang ano, jelly case. And nakagawit siya, nakasetup. So baka i-reformat ko na naman to. Pero tignan muna natin yung sa settings niya. Tignan muna natin sa about phone. Redmi 6. So, Redmi 6. Pero i-verify natin yan sa Antutu ulit kung Redmi 6 talaga siya. So, 32GB. Pero mukhang Redmi 6 nga siya kasi 32GB nga rin. Apps. So, yung nasa, ang nandito is Android 9. Android 9 Pie. So, ito yung nakaraan is Android 7. Ito, Android 9 Pie. Okay, wala. Titingnan nyo lang bago. Ipo-format ko kasi muna ito ulit bago ko gamitin. Para lang, ano. Tapos titingnan nyo kung may nakasign in na account. Kasi pag may nakasign in dyan na account, pag nireformat nyo yan, hindi nyo mahirapan kayo i-recover.
okay siya. Okay naman siya. Tapos may naka-install dito ang Facebook. Pero po-format muna natin siya ulit. Pero bago ko siya nga i-format, titingnan natin siya na okay din siya, no? Maybe okay naman. Bilis camera. So probably may reformat naman ito ng seller bago nila, tapos tinetest lang nila. Pero re-reformat ko pa rin siya para lang sigurado na talagang bagong reformat na tayo na nag-setup. Pagpo-format, pupunta lang tayo ng nasa about phone, tapos backup and reset. Ayan, backup and reset, tapos erase factory data reset. Paalala nga lang, bago mag-erase data reset, titingnan ulit kung wala talagang account, no? Double check, triple check nyo kasi baka hindi nyo na ma-recover yan kung may yung phone. Pagka may ibang account, i-remove nyo muna. I-format na natin to. Just about phone, tapos backup reset. Erase all data, factory reset. Ipa-factory reset muna natin siya. Reset phone. So, katulad nung doon sa Xiaomi Redmi, maganda yung gaito nung sa so pwedeng hindi ka basta-basta mamali ng format na ano kasi may attention na ano na kung talagang gusto mong mag-format. So kung nangyari na naisip mo, ay hindi ko pa pala nakita na ano kung may account na ano, may pwede niyo pang maalat, pwede niyo pang i-check ulit. Kung talagang walang ibang account na nakalagay. So, parang sure na sure talaga na gusto niyo i-format. So, tignan lang natin itong charger na habang i-format natin yung so yung ordinary charger lang ito, anong ilang watt yata ito, parang 5 watt charger lang din natin ito. Ayan, so mayroon dyan, ano nga pala na ito? Micro USB pa rin siya. Micro USB. Dito na natin yan kung ano. Pero school din pa lang yung nakuha natin. Ano. So Xiaomi charger. So maganda na at least brand new charger. So medyo matagal siya mag-format. No? Okay, kung ganito ang second na, no, makinis, no, walang ka. Yan, meron lang siya, meron dito parang ano pala natin. Hindi ko alam kung may kagigita. Ayan, may parang sulit lang dito, no. Hindi ko alam kung sadya, yan. May parang may ano. Pero mabubura naman siguro yun ng alcohol. May parang nakasulat na may red na su. Parang may red na nakaganon. Pero overall wala naman masyadong gas-gas. Ayan natin kung may gamatatanggal yung may parang ano. Hindi makita. May parang yan, may parang pula. Hindi matanggal. Hindi matanggal. Anyway, okay lang naman yan. A few moments later. Ito nga pala is yung sa Redmi 5A, may UI 9 pa siya. Tapos Android 7 lang to. Ito, Android 5 na siya. Tapos may UI 11. So may setup na siya, so i-setup ko lang din muna siya. Default na nga lang muna natin. Mamaya natin is English. As Philippines. Ayan, so okay na okay. May i-enter lang natin ng Google. So inop. Hindi ko ino-on yung mga ano na yan, isitatik siya naka-off lang yan. Ayan. So, yung katuloy nito, meron siyang fingerprint. So, tingnan lang natin yung fingerprint niya. Ako yung fingerprint niya, no? Nagre-register. Location of... Yan. So, na-set up na. Medyo napapansin ko lang, no, na hindi siya ganun ka-smooth dun sa
Redmi 5A, wala nga ito sa setup lang. Medyo okay naman, medyo lang. Ano nga natin ito, na-bibisit ako sa auto brightness. So yung brightness niya ganyan, yung pinakamalabo. Yan naman yung pinakamalinaw, no? So, dalas ako nasa gitna lang. Nasa gitna lang ako mag-auto brightness. Para hindi rin basta-basta malobo, saka hindi masyadong masakit sa mata. So, nung ano yun, meron ditong ano, no? Ito yung default apps niya. O, meron pala ditong ano. So, meron ito may mga... Pwede niya, so, i-install niya lang yung mga AliExpress. Kung yun, hindi kayo magamit na sa AliExpress. I-update ko lang din ulit. Akala ko walang Play Store. Yun pala. So, titingnan lang natin muna yung ano nung... Titingnan lang muna ulit yung settings natin. Titingnan natin kung ilang gig yung natira. Yeah, ito yung kunyari bagong app, bagong open. Titingnan lang natin. So, about phone, storage. Yan. So, 24 gig ang ano no, natin, ang free sa 32 gig, no? So medyo malaki yung ano. So, pero unlike dun sa Redmi 5A na ano na 16 gig lang, at si Tot 24 gig. Hindi lang Mobile Legends ang may lalagay niya na games, no? Mas may headroom ka sa para sa ibang apps, no? So, mas okay ito. 3 gig RAM, pero biverify natin yung pagka na-install natin yung Antutu. But so far so good. Tingnan natin yung apps. Ayan, dito. Mukhang okay naman yung screen niya. Ano? Tapos Play Store. Na-connect na yung wifi ko. Medyo, tignan natin compare, no? Ito, parang mabagal talaga siya. Play Store. At saka rin nakaulod. Okay naman yung ano, no? Pero mas, parang mas napi talaga to ng konti itong 5A, no? Kasi dito sa... Okay naman. May... Kanina nag-open bigla, ngayon bumagal na naman yung open ng kanila. Parang hindi siya ganun ka ano ito. Siguro dahil mas maliit ng konti ito. Parang mas smooth talaga sa paningin ko itong sa 5A, no? Pero ito siguro kasi mas malaki naman yung screen, mas malaki yung ano. Pwede tingnan natin yung mga included na apps dito. Yung sa 5A pala, hindi ma-search din yung Asphalt 9. Tingnan natin dito kung nasa, may ano, Asphalt 9. Ayun, mayroon dito Asphalt 9 Legends. Tingnan natin baka sakali. Tingnan natin kung may lalabas. O hindi na talaga supported ng ano. Baka sakali lang, baka sakali may Genshin Impact dito, wala. Anyway, yan. So tingnan nga natin yung fingerprint niya. So na-set up natin fingerprint niya. Okay naman, mabilis naman. Yan. Okay lang yung fingerprint niya, no? Hindi ganun ka snappy, pero okay na okay naman. Okay naman, okay na okay naman. Tingnan natin kung ibang ano yun. Pagka ibang finger, di... Kasi ibang mga China po, ano eh. kunyari lang may fingerprint eh. Pero pagka ginamit mo iba-ibang finger nila, unlock eh. Pero ito, legit naman na ano. Talagang legit siya. Alas sure na naman ako na tagang Redmi 6 naman to. Kaya ang gagawin ko pa rin itong Antutu, tapos para mag-verification. Kasi minsan na ano dito na kung... Yan. So yung Redmi 6 is match all specs na. Kasi minsan may pag may nag-unmatch yan, possible na refurbish na siya. O kaya yung, kung na-refurbish siya, may ibang parts na yung pinalit. Pero dahil dito naman mukhang tama naman lahat. So ito yung specs niya. So Redmi 6. Tagang Redmi 6 siya. Yan. So Android 9, Power BR, LGP22 Poplensi, PN ito. Tapos Power BR G832, yan lang yung ano niya, GPU niya. Yung isa yata ano, Snapdragon.
pero mabagal. So yung resolution is 720 by 1440, so yung rear camera is 12 MP, tapos 5 MP yung, so okay naman, no? So legit, no, legit na Redmi 6 din. May ginagawari ako din, baka Redmi 6A na 232 lang dumating, no, kaya ano. So this 3GB 64 3GB 32GB talaga yung dumating na. Ayun na, set test natin siya kung ilan makukuha natin ang 22. Okay, tapos na yung testing na ang 2 na. Wow! 100K, umabot na 100K pa lang ano nito, score nito sa ang 2 to. Redmi 6, 100K, 103K yung ang 2 niya, ito is 64K niya sa 5A. So okay pala ko yung ano ito. So tamang-tama. Pero tetest pa rin natin siya sa gaming. So yung gaming siguro next video na lang, kasi medyo matagal, magtagal mag ano ng resources. So kung may interested pa sa ano, pwede sa tingin ko okay na siya sa 100k na AnTuTu. Usually kayang-kaya na yung Mobile Legends at is low, kasi pagka bumili naman kayo ng budget na, huwag kayo mag-expect na ng high, no? Saka kahit lalo na ito mga ano, yung mga 2 years ago na, no? Mas smooth talaga siya sa ano, sa low settings sa mob. So okay na yan sa low settings sa Mobile Legends. Hindi ko pa nga alam na kung may HFR mode to, pero yung doon sa ano, may HFR mode ay sa Redmi 5A to. So Mobile Legends, hindi ko lang. So yun lang ang titignan natin. So pero sa tingin ko, kung performance sa mga games, kaya na ito, ano, mostly lahat ng games na ano, kanyan, mga PUBG, mga Call of Duty, kahit mga low settings, low to mid, so kaya na nito. 100k ano, smooth na yan. Usually yan sa pagkaganyan yung sa AnTuTu. May konting lag, pero siyempre pag bumili ka ng budget po, mag-expect na ano, budget po na binili mo, siyempre mag-expect ka na sobrang ano. Masaya na yung makakapaglaro ka na ano. Tapos ito, mabili ko yung 2600. So ulit sa 3GB RAM, tapos 32GB ROM. So for set testing, okay naman. Wala naman ako nakitang problema, no? Mabilis yung fingerprint, saka maganda, no? So yun guys, no? Siguro tatapusin ko na yung video dito. Test ko, siguro mag-update na lang ako, siguro mga after ano, kung kaya basta mag-comment na lang kayo kung gusto yung magtanong ko ang napanood nyo ito after a week, a month, o kung basta maganda, pagka gumagana pa yung phone, hindi mabilis malobat, ano, usually naman nagre-reply ako. So mag-comment lang kayo below kung may mga tanong kayo, kung yung test ko muna ito ng mga ilang araw kung talagang super okay siya, so mag-ano din tayo ng update video. So thank you guys sa panonood. Hanggang sa susunod, please like and subscribe sa ating channel.